Matanda ni Ibrahim o ni Abraham alayhi salam ay masidhi ang kanyang panalangin na siya ay magkaroon ng anak. Iba-iba ang lahat ng tao gustong maging magulang. Oo, lahat. Pati yung mga nasa LGBTQIXYZ. O, pati sila nangangarap na magkaanak, kaya lang iba yung role na gusto nila. Sa halip na tatay, gusto nila maging nanay. Pero gusto nila magkaanak. Iba-iba ang dahilan ng mga tao. Lalo yung mga malalaking negosyante, naku, problemado. Sa dami ng pera at walang anak, buti hindi natin problema yun, ano? Namumroblema sila, kanino ipapasa yung ano? Kasi pinaghirapan nila yun eh. So yan ang mga kinakaharap na problema ng tao na walang anak. Pero ganun pa man, yung hindi biniyayaan ni Allah ng anak, walang duda ay mayroong malaking gantimpala sa kabilang buhay kung sila ay magiging matiisin lamang. Opo. Si Abraham, bakit niya gusto magkaanak? Ang dahilan, malalaman natin mamaya sa ending na ito. Pero hindi common ang pagkagusto niya na magkaanak. Pero yun ang dapat, yun ang totoo. Okay? So siya ay umabot sa katandaan at pag tumatanda ka, lalong nawawalan ng pag-asa magkaanak. Di ba? Pag tumatanda eh, binabati mo, uy, tanda na nun ha, pag may nabalitaan kang nabuntis, nagugulat yung mga tao. 50 na, ganyan. So, kay Abraham, imposible talaga. Kaya, ang pagkagusto niyang magkaanak, ay kasama niya ang kanyang asawa na si Sarah. Kaya isang araw, sila ay nagdesisyon, siguro nga may diferensya ako, tinanggap ng babae, kung open-minded, at nagkasundo sila na mapangasawa ni Abraham si Hajar na iniregalo sa kanila nung sila ay nasa Egypt. So tinuturing nila yon na alipin at common yun nung unang panahon. Although, binibigyan ko ng diin, si Hagar ay hindi kasi ang mga alipin galing sa mga particular na lahi eh. So hindi alipin ang nature ni Hagar. Kaya lang yung pagkakabigay-regalo sa kanya, doon siya naging alipin. Dahil hari eh, hari ang nagbigay. Nang, so may polygamy na noon. Kung haram, kung talagang bawal ang pag-asawa ng higit sa isa ng Diyos, bakit nagiging halimbawa pa ang dakilang propeta ni Allah na si Abraham? Palaisipan ito. Bakit? Kasi merong problema at merong sinolusyonan. Okay? So, subaybayan nyo. Nang mapangasawa ni Abraham si Hagar, sila ay nagkaanak. Biniyayaan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala ng anak na si Ismail alayhi salam, ang una at panganay na anak ni Abraham. Ibig sabihin, may susunod pang anak. Nang pinanganak si Ismail, si Sarah ay nanghingi ng karagdagang atensyon. Sapagkat ang tatay, pag nagkakaanak yung nanay, aalagaan mo, kailangan mo mas lamang na oras doon. In short, nagkaroon ng parang pagsiselos na dati wala naman. Dahil isa sa pinapantay ng taong may higit sa isang asawa ay ang oras. So kung hindi niya napapantay, parang nagkakaproblema, kaya nagkaroon ng alitan sa pagitan ng dalawang babae na normal naman nangyayari. So wala naman ditong merong higit sa isang asawa, kaya pero dapat makuhaan pa rin natin ito ng aral. Okay. Hanggang lumalala ang kanilang alitan, inutusan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala na maglakbay kasama si Hagar at kasama si Ismail na sanggol alayhi salam
sa lugar na tutukuyin ni Allah subhanahu wa ta'ala. So sila ay naglakbay. Ilang araw, ilang linggo, Allahu alam. Nang makarating sila doon sa lugar na inutos ni Allah na doon ka pupunta, na ngayon ay ang Saudi Arabia, ang Makkah. Okay? Pagdating nila doon, si Abraham ay aalis. So imagine ha, mag-ina, sanggol pa eh. Hawak niya yung kanyang sanggol at umalis, tumalikod na si Abraham. Tumawag si Hagar. Abraham, iiwan mo kami? Hindi nasagot si Ibrahim o si Abraham. Okay. Abraham, iiwan mo ba kami dito? Hindi sumasagot si Abraham. Pangatlong tawag ni Hagar, Abraham, utos ba ika ito ni Allah? Tsaka lumingon si Abraham at sinabi niyang, oo, utos ni Allah. Anong sagot ni Hagar? Kung ganun, ako ay suko. Muslim. Kung yan ay utos ni Allah, hindi tayo pababayaan, susunod ako. Aral, ano? Masya Allah. Lagi ko itong binabanggit sa mga OFW Saudi Arabia noon eh. Pag nadidili yung sweldo nyo, puro mura inaabot nyo sa Pilipinas. Bakit wala ka ng pera? Bakit ganito? Bakit ganyan? Palaging pinag-aawayan. Pero sa mag-asawa, kailangan kuhaan nila ito ng aral. Dapat magkasundo kayong susunod pagdating sa reliyon kung may tiwala kayo kay Allah. Di ba? Sa buhay mag-asawa, kung walang pananampalataya sa Diyos, napakarupok ng magiging pagsasama nyo. Wallahil adim, pakinggan nyo ako. Wallahil adim, sumpaman kay Allah. So nang sinabi ni Abraham, utos yan ni Allah, okay, siya ay sumuko. At si Abraham ay bumalik sa kanyang unang asawa na si Sarah. Okay, ito ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bago siya umalis. Nakalagay sa marangal na Quran. Iiwan niya yung mag-ina niya, di ba? Sabi niya, Rabbana inni askantu min durriyatin biwadin ghayra di zar'i inda baytikal muharram. Ya Allah, itinara ko ang dalawang ito mula sa akin angkan. Ngayon si Abraham, kung makaangkan, di nga siya magkaanak eh. Pero durriyati, mula sa angkan ko to, ya Allah, itinira ko dito sa iyo sa lugar na hindi natataniman. Yan ang description ng Makkah. Inshallah, makapunta kayo sa Makkah, amin. Ang Makkah, hindi lupa eh. Bato, yung bundok, bato, solid eh. Pag tinitingnan mo, para maraming mga traktora doon na walang ginawa, kundi tiktikin yung solid. Yun ang description ng Makkah. Ito, sinabi ni Allah, ititira ko ika itong mula sa aking angkan, dito sa lugar na hindi natataniman. Perfect description ito ng Makkah, hindi talaga na tataniman. Inda baytikal muharram, dito sa Forbidden City. Dito sa Muharram. Rabbana, ito na yung focus, ito na yung pakay kung bakit gusto ni Abraham magkaanak. Kanina, hindi ko binanggit. Rabbana, liyukimus sala, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim warzukhum minat samarati la'allahum yashkurun. Upang itong aking angkan na ito, kaya gusto ni Abraham magkaanak eh, ay magtaguyod ng sala. In short, Ya Allah, biyayaan mo ako ng anak para may sasamba pa sa'yo. Para may susunod na sasamba sa'yo. Para pagmulan ako ng taong sasamba. Kaiba sa intensyon ng negosyante, pag gusto magkaanak, para maipasa yung kayamanan. Magkaibang magkaiba. Kaya ito, tinatanong ko, madalas ako magkasal, di ba? Ba't kayo mag-aasawa? Madalas mali ang sagot. Kadalasan mali ang sagot. Pero ang pinakatamang sagot, sinasabi ng ating mga ulama, of course, nandyan yung hadith, gusto ko kumpletuhin ang pananampalataya, gusto kong ganyan, gusto.
Pero ito, isa sa pinakatamang sagot. Ano yon? Para pagmulan ka ng taong sasamba kay Allah. Kaya ka mag-aasawa para pagmulan ka ng taong sasamba kay Allah. So paano ka mag-aasawa ng hindi mananampalataya? Subhanallah. Kita niyo po? Paano ka mag-aasawa ng hindi nagsasala? Kung ibig sabihin, hindi ganito ang intention mo, wallahi ladim, mali. Kaya may mga tao, puro haram ginagawa bago makapag-asawa eh. Chat dito, chat doon, date dito, date doon. Paano? Ba't ka mag-aasawa? Sige nga, aber. Igagawa ka lang ng haram. Tingnan niyo si Abraham. Nananalangin, masidi ang panalangin sa Diyos. Ya Allah, bigyan mo kong anak. Yung pala, gusto niya may magpapatuloy mula sa lahi niya na sasamba kay Allah. Tatak niyo sa isip niyo yan. Tatak niyo sa isip niyo. Kung magkandaloko-loko man ang buhay mo nung nag-asawa ka na, eh sinunod mo lang si Allah eh. Panatag ka, hindi ka niya ililigaw, hindi ka niya pababayaan. Halos araw-araw may tumatawag sa akin. At ang dahilan, may problema na sila, inaway na ng pamilya, may problema na sa kayamanan. Bakit? Kasi nagsama sila nang wala namang proseso ng Islam. Kanina lang meron eh. Zina, boyfriend, girlfriend, nang may problema na, babalik sila sa Islam at tatanungin paano solusyonan. E paano kita mapapayuhan? Nung ginawa niyo yan, hindi niyo alam na haram yan, yung pakipangangalo niya? Alam po, oo. Gagawin mo yung mali, nung may problema na, pupunta ka sa tama. Paano? Hindi ba? So ito ay paalala lang dahil binibigyan ko ng diin dito ang issue ng pamilya. Mamaya makita natin sa conclusion. Okay. Liyukim faj'al af'idatan nasi tahwi ilayhim. Ya Allah, ito baitukal muharram. Kasi dinududua siya doon sa makamu Ibrahim, sa mga nakapag-umra na. Ito yung Kaaba at may footprints of Abraham, doon sinasabing idinua ni Abraham ito, doon sa Makkah. Doon siya nagtaas ng kamay at sinabi niya, waj'al af'idatan nas tahwi ilay. Ya Allah, gawin mo yung puso ng mga tao na kumikiling dyan. Ibig sabihin, Ya Allah, gawin mo ang puso ng mga tao na gustong-gustong pumunta sa Makkah. Kaya masidhi ang kalungkutan ng mga Muslim ngayon eh. Yung iba, 10 taong pinagplanuhan makapag-hajj, ready na. 2020, ready na ako mag-hajj, yes! Oh, announcement from Saudi Arabia, no hajj 2020. Eh, si Allah magpapahintulot eh. Tahwi ilayhim, sabi ng science, ang puso natin, wala sa gitna. Kung susukatin mo, lumamang sa kaliwa. At ang Kaaba ay nasa kaliwa, tuwang ikaw ay nagtatawap. Waj'al af'idatan nas, at gawin mo ika ang puso ng tao na kumiling dito sa Baitukal Muharram, dito sa Kaaba. Oh, pagpunta mo ng Makka, pagod ka, sakit ng katawan mo, next month, pag niyaya ka, next week, punta tayo Makka, sama ka ulit. Yun ang kapangyarihan, may magnet eh. Pag nakikita mo sa TV o kaya sa internet, titigil ka eh. Subhanallah. Duani no ni Ibrahim alayhi salam. Una, magkaroon doon ng mga taong magsasala mula sa lahi niya. Pangalawa, gawin mong kaibig-ibig sa tao ang pagpunta dito sa Kaaba. At pangatlo, warzukhum minat tamarati la'allahum yashkurun. At biyayaan mo sila ng biyaya, tamar, bunga, kayamanan. Hari nawa sila ay magpasalamat. Oh, tanong, ang Saudi Arabia, biniyayaan ba ng Diyos? Subhanallah. Ang tawag nila, black gold. Ano yung black gold? Langis. Oh, ang Saudi Arabia, sinasabi nila, wag magnegosyo, tumigil lahat-lahat. 50 years, si mayaman pa eh. Bago ubusin yun eh. Oh, may kausap ako, di paano yan, bagsak ang turismo ng Saudi ngayon. Sabi ko, kahit 20 years siguro ang pandemic, mas mayaman pa rin Saudi sa Pilipinas.
Sa mga tumira ng Saudi, alam ko ano sinasabi ko. Subhanallah. Ibig sabihin, itong tatlong dua ni Abraham doon sa makamo Ibrahim ay ibinigay lahat ni Allah subhanahu wa ta'ala. So si Abraham, iniwan niya ang kanyang mag-ina, bumalik siya kay Sarah. May eksena pa doon. Pag alis ni Abraham, eto na. Walang silong, wala lahat, walang bahay, walang tao. Disyerto eh. As in. Ano meron? Dalawang burol, ang Safa at Marwa. Ang Safa at pangalan ng burol yun. Hindi masyado mataas. Safa at Marwa. Umiyak na yung bata. Oras na ng pagkain. At wala na rin maibigay yung nanay. At walang tubig, walang pagkain. Kung tubig, mabubuhay ka. So ang ginawa ni Hagar ayon sa kasaysayan, inilapag niya si Ismail. Paglapag niya kay Ismail, pumanik siya sa bundok ng sa burol ng Safa. Bakit? Pag nasa bundok ka, makikita mo kung may taong parating, humahanap ka ng tulong. Tumakbo na naman sa kabila, sa Marwa. May tao ba? Nagpatakbo-takbo siya doon ng mabilis sa'i. Ang sa'i, hindi pagtakbo, hindi lakad, mabilis na lakad. Gitna ng lakad at takbo. Takbo si Hagar pala, si Hagar, mula sa Safa, Marwa, Safa, Marwa, Safa, Marwa, Safa, Marwa. Ang sabi ni Allah, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اُوِعْتَمَرَ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَّوَّفَ بِهِمَا. Ang Safa at Marwa ay saying ni Allah, kung sino man ang pupunta sa Makka, ay huwag ipagdamot na siya ay magsa'i dito sa dalawang burol na ito. Tumakbo-takbo siya. Pag mag-umra ka, pag mag-hajj ka, yun, tumatakbo ka doon, nagsasa'i ka doon. At habang nagsasa'i ka, nananalangin ka, nagdudua ka. Ginugunita mo yun eh. Yung babaeng sumuko kay Allah, nagpasakop. Hanggang sa dininig ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kahilingan ni Hagar, nananalangin siya kay Allah habang tumatakbo siya sa dalawang burol, pinababa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang malaika na hampasin ang lupa at ibigay sa kanila ang mau Zamzam. Subhanallah al-Azim. Pinalo ng pakpak ayon sa kwento. Allahu alam sa riwaya na ito. Pagpalo sa pakpak sa paano ni Ismail, doon mismo bumulwak ang tubig ng Zamzam. Mula noon hanggang ngayon. Disyerto ha? Disyerto. Eh, dito sa atin, hindi disyerto, tropical country. Ilang tubo isasaksak bago ka magkaroon ng poso. 20 dyan sa Cavite, 40. Ang lalim nun. Eh ito, disyerto. Hanggang ngayon, kung may miracle water sa mundo, ito yun. Hanggang ngayon, mula nun, mag-iisip ka eh. Tayo sa Pilipinas, ang alam natin, pag may tubig, kasi may kabundukan. Tama? Dahil yung kabundukan, pag umuulan, inihahawakan niya yung tubig, tapos kung saan-saan niya binibigay. Eh doon yung bundok solid nga eh. Bato eh. Hindi naulan. Paano magkakatubig? Subhanallah al-Adim. At doon ang, kaya pagpunta nyo ng Makka, inshallah, magpakabusog kayo sa Zamzam water. Amin ya Allah. Bumalik siya kay Sarah, at bumibisita siya doon. Ito yung sabi natin mga scholar, bumabalik, bumibisita, bumabalik, kasi yun ang unang asawa eh. At babalik. So, alam na alam ito ng mga dalawa asawa, tatlo asawa, babalik, pupunta roon. Okay? Hanggang na naginip si Abraham. Sabi ni Allah, فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرْ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ نَنْ سِي إِسْمَاعِيل أَيْ كِنَايَةٌ عَنِ السَّعْيِ أَنَّ السَّعْيَ سَنَبِيهِ كَانِينَا مَبِلِس نَا پَغْلَاكَد
Eh kasi yung bata, gagapang, gagabay, lalakad, tatakbo. Nung nakarating na yung sa'i, siguro 7 years old, more or less, Allahu alam. Falamma balaga ma'ahu sa'i, at nang siya ay umabot na sa paglaki, Allahu alam, sa'i, yung kaya nang tumakbo, nagpunta siya doon kay Ismail. Ang sabi niya, ya bunay, o aking anak, inni ara fil manam, nakita ko sa panaginip na ikaw ay aking kinakatay. At ang panaginip ng propeta ay revelasyon. Hindi ordinaryo managinip ang propeta. Si Noah, si Abraham, si Jesus, si Solomon, si David, si... Pag nanaginip sila, kinausap sila ng Diyos. Yan ang ating paniniwala. Tayo, pag nanaginip tayo, kung ano-ano lang yun. Wag yung nanaginip ka at kinausap ka rin ng Diyos at may revelasyon ka, hindi. Activity mo yun, kaya mo na panaginipan. Yun ang gusto mo. Noong nanaginip si Abraham, punta siya doon at inamin niya kay Ismail. Hindi nilihim. Sa ibang pananampalatayang naniniwala kay Abraham, nilihim to eh. Sa atin, hindi. Pagdating ni Abraham, ya bunay, inni ara fil manami adbahok, o aking anak, nakikita ko ika sa aking panaginip na ikaw ay kinakatay ko. Fandur mada tara. Ano sa tingin mo? Sabi ni Ismail, ya abati. O, talakay natin yung abati. O aking ama, may paglambing. If'al ma tu'mar. Gawin mo yung pinapagawa sa'yo. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. At makikita mong ako ay magtitiis. Okay sa'yo? Eto, hinugot yung kutsilyo. Okay sa'yo? Ganyan? Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Magtitiis ako. Tay, okay lang yan. Bakit? Subhanallah. Yung mga magulang, pag may suggestion sa anak, eh, pati kulay, kung makatanggi, pati, anak, ganito gawin mo, anak, ganito. Ayoko! Katahayin kita, anak. Nakikita mo, pag may magulang, may anak na sobrang makasagot sa magulang, ikaw yung mahihiya, ikaw yung, uy, ano ba yan? Subhanallah. La ilaha illallah. Fandur mada tara. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Magtitiis ako kung ano man ang inutos sa'yo. Okay. Falamma aslama watallahu liljanin. Kasunod na aya. At nang silang dalawa ay sumuko, aslama. Napapansin niyo yung salita? At nang sila ay sumuko, aslama, nag-Muslim. Yun ang kahulugan ng Muslim eh. Watallahu liljanin, at yung ulo ay akmang hihiwain. Tallahu liljanin. Hindi sila nagbibiro. Nandun, totoo na. Wanadaynahu ya Ibrahim. Ibig sabihin nito yung totoo-totoo eh. Ginanya na eh. At nakaamba na yung kutsilyo. At tinawag namin, O Abraham, kad saddaqta ar-ru'ya, inna kadhalika najzil muhsinin. Abraham, tinupad mo ang panaginip at ikaw ay aming bibiyayaan, inna hadha lahuwal bala'ul mubin. Yan ay natatanging pagsubok, na napakadakilang pagsubok, na ikaw ay nagtagumpay. Okay? At sa halip, ang ialay mo ay ang tupa, may dumating doon na tupa, at yan ang ialay mo kay Allah. In short, si Abraham ay nakapasa sa pagsubok ni Allah. Pero tingnan nyo, bago mangyari, rewind natin ng konti. Sobra siyang nananalangin, di ba? Matanda na siya,
may nagdua pa siya, angkan ko, ito, dito, sa, dito ko ititira yung angkan ko. Gustong gusto niya mag-anak, sasamba, natuto lang ng takbo yung anak niya, o sige na, katayin mo nga. Ito yung gusto kong, ito yung sakripisyo. Ito yung sakripisyo. Kahit anong sitwasyon, pinakamahirap, handa ka bang maging Muslim? O ikaw ay susuko kung ikaw ay komportable? Naka nyo? Maraming tao, komportable. Sige, sala. Okay, fasting. Komportable. Pag hindi ka ng komportable, nasaan ang pagsamba mo kay Allah? Nakita niyo yung sobrang laking pagkadismaya? Akala, yung binigyan ka, yung gustong-gusto mo yung bagay, tapos binigyan ka, at nung nagkaroon ka, okay na yan. Yung babawiin sa'yo. Lahat tayo sinusubok. Iba-iba, pagka gusto mo, o sige, hiningi mo ng matagal. Sobrang gusto mo yun, at nang ibinigay sa'yo, tsaka take note, ang pinag-uusapan dito, anak, sa magulang, pag ikaw nagka-anak, alam mo ibig sabihin nun. Kaya nga tayo, marami tayong kasabihan eh. Hindi pinadadampian ika sa lamok, ayaw ma, yung iba overprotective. Overprotective. Pagkadating sa anak, kung gumastos, exclusive school. Sige, wala kang makain, exclusive school. Pag nagkasakit, oh yan, sige, gamot, bili, utang, trabaho, totoo hindi. Oh ngayon, sige, sabi ni Allah, katayin mo, totoo at hindi siya nagbiro. Subhanallahil adim. At bibiyayaan ka ni Allah, sabi niya, sa bawat pagkalagpas mo sa malaking pagsubok, abangan mo ang mas malaking responsibilidad at mas malaking biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos nun, وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقٍ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ. Kita nyo kaagad, ano? Ito yung tamang arrangement, wallahu a'lam. Nang nakapasa si Abraham sa pagsubok, sa pagkatay kay Ismail, biniyayaan siya ulit ng anak kay Sara na si Ishaq, nabiyan minas salihin, propeta rin ni Allah at banal na tao. Mula sa mga banal na tao. Yun na eh. At mula kay Ishaq, lumabas ang 12 tribes of Israel. Diyan galing si Moises, diyan galing si Jesus, angkan na. So tama si Allah. Si Abraham ay ama ng mananampalataya dahil anak niya si Isaac at si Isaac galing ang 12 tribes of Israel. Lahat ng propeta halos, sabihin natin 90%, diyan galing. At dito naman kay Ismail ay lahi ng Arab na galing ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At wala nang pinaggalingan ng propeta maliban dito. Walang Pinoy. Dito lang. Walang taga-Davao, walang Amerika. Kaya tingnan nyo, no? Ismail, Isaac. Sa lahi ni Ismail, sa dulo, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa lahi ni Isaac, sa dulo, si Isa alaihi salam. Kung tutuusin, sila ay magpinsan. Iisa ang lolo nila si Abraham. Oh. Magpinsan. Kaya ba't mag-aaway ngayon ng Arab at Hudyo? Okay. Last ayah. Pagkatapos nito ay pagkatapos ng dakilang pag-aalay, nakapasa si Abraham, inutusan siya ni Allah na gumawa ng Kaaba doon sa Makkah. At sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Abraham, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ دَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. Okay, gawa na yung Kaaba.
Inutusan siya ni Allah, Abraham, manawagan ka sa mga tao na bumisita sa Kaaba. Nagtanong si Abraham, nasaan po yung mga tao, ya Allah? Basta manawagan ka at kami ang bahala magparating sa kanila. So si Abraham ay tumayo sa bundok at sumigaw, kayo ay tinatawag ni Allah na bumisita dito sa kanyang bahay. Yun ang kasaysayan. Yung pagtawag na yun, hanggang ngayon nararamdaman mo. Para mag-hajj. Para mag-pilgrimage. May Muslim bang ayaw mag-hajj? May mananampalataya bang ayaw pumunta doon? Sakit lang ng katawan niya. May ganun ba? Wala. Basta bigyan mong pagkakataon, kukuhain niya yan. Kaya nagtataka ako doon sa mahilig magpaliban, inabot ka tuloy na coronavirus. May mga tao, maraming pera. Hindi mabitiwan ng negosyo. O di ba, nag-organize kami ng Hirayam the Journey? Pag inalok mo ang dahilan, hindi maiwan ang negosyo. Ngayon, paano ngayon? Kahit gusto mo mag-hajj. Subhanallah. At wa'ala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin amiq. At makikita mo, Abraham, darating ang mga tao na parang sa lahat ng sulok ng mundo na parang umaalon. Umaalon naman talaga sa dami ng tao yung Nazareno. Konti yan Wala yan. Konti yan. Huwag kayo masasaktan, pero konti talaga yan. Exaggerated ang balita. Kasi doon sa tulay na yun sa Quiapo, hindi kasya 1,000,000 doon Nakakita tayo talaga ng kasya ang 3,000,000 sa Makka. 3,000,000 dahil malawak talaga Kaya pag inisip nila, pupunta ako dyan, sa balita, 2,000,000. Dito sa, anong tawag doon, sa harap ng Plaza Miranda, kasya ng 1,000,000 dito, hindi siguro. Hindi siguro. Hindi siguro. Bakit sila pupunta doon? Liyashhadu manafi'a lahum. Upang masaksihan nila ang mga bagay na makakabuti sa kanila. Wayadkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. At alalahanin nila ang pangalan ni Allah dito sa mga araw na tukoy na ito, Dhulhijjah. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dahil sila'y binayaan ni Allah mula sa mga makakain nilang mga hayop. Fakulu minha, kaya kayo ay kumain diyan at magpakain kayo sa mahirap at sukdulan ang kahirapan. Kita niyo kung gaano kaimportante itong mga araw na ito? Yan ang inaalala natin, inutos kay Abraham hanggang ngayon. Pag meron tayong sobrang biyaya, bumili ka ng kambing, tupa, baka, at ialay mo kay Allah, kurban, para mapalapit ka sa Kanya at inaalala mo itong dakilang pagsasakripisyo. Dakilang pag-aalay. Pagka bumili ka ng kambing o kaya ng baka, ito dapat nasa puso mo. Nagsasakripisyo ka. Hindi yung magyabang o hindi yun ang dahilan. Sa tuwing ikaw ay mag-aalay kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Yan ang buhay ni Abraham. May kulang pa, marami pa, kaya lang at least sapat na ito sa mga oras natin dahil susunod na araw ay araw ng Arapa. Gusto ko lang i-summarize at bigay ang aking conclusion. Tatlo ang pinakamalalaking aral na taon-taon dapat natin malaman patungkol kay Abraham. Okay? Tatak natin to sa ating puso at isipan. Number one, tauhid, ang kaisahan ni Allah. Nakikipaglaban tayo sa mga maling paniniwala. Ginagawa natin yung ating pagsisikap para kumbinsin yung mga tao, huwag kang sumamba sa bato, sa kahoy, sumamba ka sa nag-iisang Diyos, dahil ito ang trabaho ng lahat ng propeta at ito ang pinakamalaking mensahe natin o tungkulin natin sa ating buhay. Okay? Kung di mo nararamdaman yon, balikan mo ulit ang kasaysayan ni Abraham. Pag ikaw ay napadaan sa mga taong sumasamba sa kahoy at walang naramdaman yung puso mo, balikan mo ulit ang kasaysayan ni Abraham. Tauhid, itatak mo sa buhay mo, dahilan
kung bakit tayo nabuhay sa mundo para sambahin ang nag-iisang Diyos at lumayo sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Malinaw! Yan ang pinakamalaking aral sa buhay ni Abraham. Maling pagka minsan napapalagpas mo, may nakikita ka, may kaibigan ka na sumasamba sa ribulto, pero may intensyon ka na one day sisitahin ko to. Tama, di ba? One day pagsasabihan ko to. Pag wala, eh may problema ka. May problema ka. Yan ang number one aral sa buhay ni Abraham. Pangalawa, ito medyo sensitibo ito. Ang pangalawang aral sa buhay ni Abraham ay tungkol sa sino nakakaalam? Gerald. Pamilya. Bakit pamilya? Ang pamilya, kalaban ng kapuso. Wala na sila ngayon. Pinasara eh. Pero bakit pamilya? Pamilya sapagkat itong pinakamataas sa maraming tao. Priority. Yan, priority. Sukdulan, pahinggan nyo ha, pag muni-munihan nyo, kung di ko mapaliwanag ngayon, i-process nyo sa bahay nyo, doon nyo isipin. Sukdulan na sa sobrang prioridad mo sa pamilya, kahit dumating ang utos ng reliyon, ibinababa mo si reliyon, ang Diyos, at itinataas mo pa rin si pamilya. Totoo ito. Totoo ito. Ah. Tingnan mo yung binigay na example. Mula sa relasyon niya sa tatay niya at anak. Gitna siya eh. Pinakita, paano ka maging Muslim sa tatay mo na hindi Muslim. Paano ka maging Muslim sa anak mo na Muslim. Perfect, lahat. Sinong nananalo sa tuwing pipiliin si Abraham, pamilya o reliyon? Sino mananalo? Reliyon! Pero tayo pag pinapili, pamilya o reliyon? Pamilya palaging panalo. Dito lang sa Pilipinas natatalo ang pamilya. E Duterte lang. Pero totoo ito. Sige, magmuni-muni ka. Sige. Sige. Oo. Oh. Oo, oh, yun. Tapos na. Hindi ba ganun? Tingnan nyo, ang pag-aaral, for example, importante makatapos, yung reliyon, hindi makakapagsala, hindi makakapag-hijab, hindi magagawa to. Wala yan. Kaya importante makatapos ng pag-aaral. Dahil pag nakatapos, magagampanan niya yung tungkulin niya sa pamilya niya. Oh, yun. Pamilya talaga. Number one. Hindi ko sinasabing paglabanin nyo ang pananampalataya at pamilya. Kasi pag tinunot mo yung tamang pananampalataya, yung may kaalaman, hindi ka naman uutusan magtakwil ng pamilya eh. Pero alamin mo kung anong mas mataas dito. Palagi ang itinataas ng tao, basta pamilya number one, kasunod na lang yung reliyon at kasunod yung bayan, pagiging makabayan. Tatlo, di ba? Makadiyos, makabayan, at pagmamahal sa pamilya. Pero anong pag nagkasabay-sabay ito, naglaban-laban, anong papanalunin mo? Ang pinapanalo ng marami ay pamilya. Totoo. Buksan yung puso't isipan nyo, buksan nyo yung mata nyo, at tingnan nyo kung anong kulturang Pinoy meron tayo. Pag sinabing Pinoy, pamilya number one at reliyon, baba mo muna yan. Reliyon, occasional. Totoo, masakit ito pag nagbigay ako ng mga halimbawa, pero ito yung nagaganap sa ating mga paligid-ligid. Wallahi al-adim. Pero si Abraham, bakit tayo binigyan ng gantong example? Bakit? Ba't tayo binigyan ng propeta na halimbawa na kumakatay ng anak? O di kaya, kayang suwayin ng tatay, alang-alang sa reliyon. Kaya mong suwayin tatay mo, alang-alang sa reliyon? Kaya mong katayin ng anak mo, alang-alang sa reliyon? Hindi tayo binigyan ng ganong pagsubok, pero ang ibig sabihin nun, mas pataasin mo ang pananampalataya mo kaysa sa pamilya mo. Yun ang ibig sabihin. Okay?
Sana na bigyan tayo ni Allah ng pag-unawa. And then last, sa pangatlong aral na sinasabi ko, yung pagsasakripisyo. Wallahi al-azim, sumpaman kay Allah, ang pananampalataya mo, pag hindi mo pinagsakripisyuhan, pinagsumikapan, pataasin, hindi yan lalagong kusa. Nagsisikap ang tao, nagsasakripisyo, nag-aalay, tinuro yan ni, sa buhay ni Abraham. Punong, ito na lahat eh. Kung ako tatanungin eh, ito na lahat eh. Lahat ng pagiging Muslim nandito. Kaya pag tinanong ka, anong kahulugan ng Muslim? Mahirapan ka mag-explain, alalahanin mo ang buhay ni Abraham. Ang Muslim yung sumusuko at hindi nagtatanong, nagpapaubaya, ibinibigay ang sarili alang-alang sa Diyos. At yan ang buhay ni Abraham. Katayin mo anak mo, katayin mo anak mo. Suwayin mo tatay mo, suwayin mo tatay mo. Lahat. Yan ang dapat na, kaya hindi lilipas ang isang taon, kailangan maalalaha, maano mo to, magunita mo ito. Hindi, huwag mo palipasin isang taon mo at hindi mo to gugunitain. Subhanallah, ganito na lang makabuluhan, makasaysayan ang buhay ni Abraham. Sukdulan, maging ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang propeta natin, ang huling sugo ni Allah, ay inaalala ito sa panahon ng Hajj. Ito ang finality ng mission, nang nasabing kumpleto na ang mission ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ibinalik niya ang tunay na Hajj. Kumbaga finality. Okay, nakabalik na tayo, sinunod niyo na, naging Muslim na kayo, ituturo ko sa inyo ulit ang buhay ni Abraham. Okay, no? So, inshallah, nakuhaan natin ito ng mga aral. Gustong-gusto ko ito tinatalakay. Gustong-gusto ko ito binabahagi sa mga tao dahil sa tingin ko nandito lahat eh. Nang gusto mo ipaliwanag tungkol sa pananampalataya, nandito lahat eh. Masyadong mababaw tinitingnan ng mga tao ngayon ang reliyon. Pag sinabing reliyon, ito lang siya eh. Oh. Pag sinabing reliyon sa mga common na tao, sige, basta yung birthday mo, nakapagdasal. Birthday, ah. Hindi yung every Sunday, di ako naniniwala dun, eh. Wala naman nag-every Sunday, eh. Wala. Masyadong maliit. Yun nga, pag negosyo, walang reliyon, eh. Ang tunay na reliyon, ito. Yung isa buhay mo, sumuko ka sa Diyos. Sumuko ka sa Diyos at makikita natin sa buhay ni Abraham. So maraming salamat na way beyan, pagpalain tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. At dalangin ko kay Allah, maitanim ito sa ating puso at magampanan natin yung ating pagiging Muslim. Taon-taon natin ito. Kaya mo madalas ito gunitain, basahin, Abraham, pangalan mo sa anak mo, o kaya si Ibrahim, tingnan niyo. Kasi ito talaga yung ating pagiging Muslim, yung buhay ni ng propeta, ng dakilang propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala na si Abraham Ibrahim alayhi salam. Jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.